Kumusta mga idol? Ito ang ating next video. Papalit po tayo ng clutch lining. Yan, pinagtatanggal ko na yung iba para mabilis natin mabaklas yan. Pati yung tornilyo ng crankcase cover, yan, tinanggal na natin. Ilan taon na rin tong motor na to, kaya medyo mahina na ang batak niya. Tanggalin natin tong spring sa tuser. Tapos itong bearing. Tapos itong tornilyo. Gamitan natin ang impact wrench at socket 19mm. Iingatan nyo nga pala ito, baka tumalsik. Huwag nyo bastang kakalasin yan kasi may mga spring yan. Yan, malinis pa yung makina niya. Alaga sa change oil. Bago nyo nga pala ikabit to, dapat nakaganyan yan. Dapat hindi malalaglag yan. Tapos ito yung spacer. Tapos kakalasin natin yan, apat na tornilyo. Ito yung papalta natin, clutch lining. Apat na piraso yan. Tapos titingnan natin kung may mabibili tayo nito sa Suzuki.
Hindi na kasi pantay yung lapat ng clutch sa bell. Tapos ito na, original Suzuki. Apat na piraso. Tapos bumili na rin ng starter motor. Replacement lang yan. Tapos lalagay na natin tong clutch lining. Kahit magkabaliktad dyan, okay lang. Tapos sa plate, may vlog nga pala ako dyan kung paano ang tamang paglalagay nyan. Yung may matalas at makinis na side. May palatandaan nga pala yan kung saan nakatapat para madali nyong maipasok. Sa clutch spring, kahit magkabaliktaran yan, okay lang. Lagyan ng grasa para hindi malaglag yung washer. Tapos sabay nating ipapasok yan. Dandahan lang hanggang sa pumasok.
Tapos huwag kalimutang higpitan. Tapos ito, double check kung mahigpit na. Lagyan ng bagong gasket. Tapos dapat nakasentro din yan. Huwag tatagilid. Tapos ilagay na lang ulit yung mga tornilyo. Papalitan na rin natin ang oil seal sa kick. At ito na, buo na siya. Testing na lang natin. Muli, maraming salamat sa panonood na aking video. Pa-subscribe na lang po sa mga hindi pa nakasubscribe para updated po kayo pag may mga upload tayong bago.